Kamusta, dreamers? Ready na ba kayo sa panibagong kaalaman at tips na makakatulong sa inyo na ma-achieve ang time and financial freedom? Kapag ba 65 ka na, pwede ka na magretiro sa trabaho? Ano sa tingin nyo? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo, dahil may rule tayo dito sa Pinas, di ba? May batas tayo na kapag 65 ka na, dapat magretiro ka na daw. Ang pagre-retire ba ay nakabase sa edad? Pwede ba kahit wala ka pang 65, mag-retire ka na sa work? Ano po sa tingin nyo? Ang problema dito, kung 65 ka na at na-force retire ka, wala kang ipon. Yan ang pag-uusapan natin today. Kailan mo masasabi na pwede ka nang mag-retire sa trabaho? Ano-ano ba yung mga expenses natin pagtanda? Hello Dreamers! Ako nga pala si Nel Sembrano. Dati po akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and online financial educator. Dito po sa channel ko, nagbibigay po ako ng saving and investing tips para sa mga taong gustong lumago pa ang perang kinikita nila at magkaroon ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Nagbibigay din ako dito ng mga tips paano kumita ng extra income kahit nasa bahay lang tulad ko as online financial educator at magkaroon ng time freedom to create a life that you love. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, please consider to subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video at live broadcast. Pag-uusapan natin today, paano mo masasabi o kailan mo masasabi na pwede ka na magretiro sa trabaho? Actually, may video ako na ginawa dito eh. Siyempre, andyan yung mga basic needs natin like food, clothing, shelter. And siyempre, kahit naman matanda na tayo at nag-retire na tayo, siyempre gusto pa rin natin magkaroon ng good lifestyle. Kung carry pa naman, kung carry ng ating retirement fund. Isa din sa major expenses natin, ano sa tingin nyo ang major expenses natin pagtanda? Yun ay ang health-related expenses. Alam naman natin yan eh, physically kasi mahina na tayo that time. Normal na meron na tayong maintenance, regular check-up, saka may mga bagay na hindi na natin kayang magawa. Kaya need natin ng kasama sa bahay kung ayaw natin yung magpapaalaga tayo sa mga anak natin kasi syempre, meron din silang sariling pamilya. Gusto nyo ba ganun kayo magre-retire yung independent pa din kayo. Meron kayong makakasama sa bahay na siya ang tutulong para yung mga gawain na hindi na kayang gawin natin dahil physically, mahina na tayo, pwede na magawa at kailangan natin syempre ng pampasweldo. So, kailangan pa rin natin ng ipon para meron tayong pampasweldo. And magandang bagay din yung nabivisualize po natin ang ating retirement life. Dapat ginagawa na natin ngayon yan kung nasa 30s tayo. Para alam natin ano yung mga possible expenses natin pagdating ng araw. Kayo po ba, nabivisualize nyo po ba ang retirement life nyo? Maraming Pinoy po kasi akala nila pwede na silang mag-retire basta matanda na sila. Tapos most of them, ano ang ginagawang retirement plan? Ginagawang retirement fund ang mga anak. Masasabi natin na pwede na tayong mag-retire kapag meron na tayong retirement fund na kayang i-replace ang income natin nung nag-work pa tayo. Para kahit wala na po tayong kakayanan na mag-work, meron po tayong passive income pa rin na natatanggap para pangbayad ng basic needs natin. Halimbawa, kung kumikita tayo ng 20,000 monthly ngayon, dapat annual income times 20 ang ating retirement fund. Magkano po yan? Kung 240,000 yung annual income, i-times natin yan sa 20, dapat meron tayong 4.8 million na retirement fund. Doon pa lang natin masasabi na pwede na po tayong mag-retire. Pag meron kang retirement fund na ganyan, may peace of mind ka kahit wala na po tayong work, kahit wala na tayong active na income kasi meron na tayong passive income. Tapos, another factor na kailangan mong i-consider ay healthcare. Kailangan natin ng healthcare fund. Kasi sabi ko nga kanina, parang most of your savings mapupunta lang sa health-related expenses, pagtanda. Dapat daw, yung fund natin sa healthcare ay nagkakahalaga siya ng times 5 ng ating annual income. So yung 240,000 na annual income times 5 equal to 1.2 million. Yun dapat yung ating fund for our long-term healthcare. Eh di ba nakwento ko sa iyo last time
nung na-hospital yung tatay ko, umabot ng 300,000. In 10 days lang po yun ha. Kung meron kang 1.2 million, agad-agad 900,000 na rin matitira sa'yo. E ilang taon pa tayo tatagal after retirement? Pwedeng 20, 30 years. So that is yung basic lang na computation. Pwede mo naman taasan pa yung long-term healthcare fund mo. So aside sa retirement fund, para sa basic needs natin, kailangan meron din tayong long-term healthcare fund. Yan din yung first investment na sinimulan ko 8 years ago. Kaya tapos na po yung long-term healthcare ko 3 years ago. Meron akong video about it. Panoorin mo na lang po sa channel ko. Masasabi mo na ba ngayon, kailan ka pwedeng magtitiro sa trabaho? So kapag meron ka ng retirement fund and long-term healthcare fund, pwedeng-pwede ka na mag-retire. Hindi mo na kailangan umabot ng 65 para ma-enjoy ang buhay. Kahit wala ka pang 65 at meron ka ng enough na retirement fund and long-term healthcare fund, pwede ka na mag-retire. Maybe your next question is, saan mo i-invest ang pera mo for your retirement fund? At magkano? Pag-uusapan po natin yan sa Financial Literacy Pre-Orientation. Lalagay ko yung link sa comment below para matutunan mo saan mo i-invest yung retirement fund mo, saan ka mag-i-invest sa long-term healthcare, at magkano para masasabi mo na pwede ka na mag-retire. So kung gusto mo ring i-level up ang kaalaman mo sa pag-iipon at pag-i-invest, meron din po akong binuo na exclusive FB group for dreamers. Kayo po ba ay kabilang na sa Dreamers Community? And meron po akong replay ng 2 webinars doon. Webinar, how to be a financial educator even you are not an accountant. And webinar, how to invest the right way even with zero knowledge on investing. So pwede mong mapanood anytime yung replay na ginawa ko sa loob ng Dreamers Community. At meron din akong Financial Freedom Online Class inside Dreamers Community. So for 5 weeks, pinag-usapan ko doon yung 5 steps to achieve financial freedom. Mapapanood mo yun anytime. Pwede mo mapanood yung replay doon at marami kang matututunan. So if you want to be part of Dreamers Community FB Group, ilalagay ko rin po yung link sa comment below para maka-join ka ng libre. Okay? Kung sa tingin mo nakatulong itong video ko sa'yo, please like and share this video and leave a comment below. And para ma-notify ka every time na meron akong new video and live broadcast tulad din ito, please consider to subscribe at click mo yung notification bell. Ito yung next na panoorin mo kung nagustuhan mo yung napakinggan mo today in this video. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Have a good day!